sa kwento ni Clarita, ginagambala raw siya ng dalawang elementong madalas siyang kagatin. Ang isang elemento, malaki at matangkad, mga 10 talampakan daw ang taas. Ang isa namang nagpapakita kay Clarita, maliit. Halos pumaon daw ang mga pangil sa kanyang balat. Kinakagat daw siya sa liig, braso, ita, at kung saan-saan pa. Minsan pa rin, sabay-sabay siyang kinakagat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Marami ng kwentong napapabalita tungkol sa mga nakababagabag na pangyayari. Halimbawa, nung panahon ng katutubo, may mga paniniwala sila tungkol sa mga sobrenatural na nilalang katulad ng engkanto, duwende, at iba pa. Naniniwala rin ng mga katutubo natin sa iba't ibang fenomenon, kunyari ang pagsanib, pagsapi, at iba-iba pang ritual upang magamot ang mga nasanib, ang mga nasaniban at mga nasapian. Pagdating naman ng modernong panahon, dahil na rin sa paglaganap ng Kristyanismo, hindi na demonyo ang mga sobrenatural na nilalang katulad noon ang naturingang sumasanib. Dumami na nga ang mga biktima ng pagsanib. Noong katutubong panahon, sa albularyo sila pinadadala at ang mga albularyo ang mga namamahala ng paggamot sa kanila gamit ang mga anting-anting at mga katutubong paniwala. Kasabay naman ng modernong panahon o ang paglaganap ng relihiyong Kristyanismo, sa pari na sila pinadadala at ang pari ang mga nagdadasal hanggang sa mga ang nasabing kaluluwa na sumanib sa kanila ay mawala sa katawan nila. Dumami na rin ang mga nakaalam tungkol sa pagsanib at hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng mass hysteria. Noong mga katutubong panahon, oral na pinapasa ang mga impormasyon at ito ang naging paraan upang ipalaganap ang mga balita. Pagdating naman ng modernong panahon, meron ng ibang paraan tulad na lamang ng social media, news report at iba pa. Ng kaligtasan ng mga natitirang mag-aaral mula sa Kristyanismo. Dahil na rin ito sa takot na baka sila mismo ang masaniban. Kapansin-pansin rin ng ang mga paraan na ginamit nila ay nagpapatibay ng kanilang paniniwala sa Diyos. Kahit na may iba namang paraan, katulad ng agimat, katutubong ritual, at iba pa. Thank you.
Akala kong makakalimutan ko na. Sinubukan kong kalimutan ang aking nakaraan. Sinubukan kong alisin ang mga hinagpis, ang mga hinahakit na sumira sa aking kalooban noong nasa bayan pa ako ng Santo Niño. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa mapanood ko ang dokumentaryong ito. Duwende, kaluluwa ng hinalay. Panginoon ko, bakit? Bakit hinayaan mo po dumaong sa aking mga alaala ang mga hapis ng aking pagkabata sa panunod nito? Itong demonyo mo sumasabi sa aking isip. Gusto niyo ba akong mamatay? O senyales ba ito ng paghilom? Senyales ba ito ng isang mabuting inaharap para sa aking buhay? Siguro, senyales ito na hindi ko maaaring kalimutan ng mga hinagpis ng nakaraan. Dahil lagit-lagi ay babalikan ako nito.